Eto na tayo, may mga may pagbabago din na ganun ha. May mga logo na din tayo. Ano yata to, yung bagong emotes kasama bagong yung emotes? If I'm not mistaken, this is from MPL ID. Oh, ID na rin siya. And syempre, hopefully tayo din ay magkaroon ng mga ganun. Sana imagine naman, 'di ba? Sana naman. Tsaka yung mismong Zen Esports, imagine. Asa pa tayo. Oh, as we expected, this Jawhead ay nakikita natin as well as the Chou. Mga ito talaga yung top priorities. And Rockhart, so it seems na ang ating ibang mga theories ay hindi natuloy. Kaya nga eh. In fact, it seems like it's going to be 1-3-1 or carry, hyper carry strategy pa rin from our teams. That's true. It's a 1-3-1 and they are still sticking with it. I think Bren is the one who made the bigger change by using itong Claude na to. So, interestingly enough, yung Claude is still going to be the priority here. Although, expect nyo sa early game, it's not going to be as aggressive. Pero, ang aggressive lang naman ang usapan. Yan, si Kuya Heath. This is one thing that I'm seeing often. Ano bang implications ito, Mr. Rockhart, having tanks na parang nanggugulo lang eh. Look at Heath. Ang naipapansin ko na movements niya dito is to look for the jungler. So it seems as they tag Pheww, pero napakagandang nakamula kay Lusty. However, it's not enough. Mapapatay pa dito yung Chang'e. Seems a Pheww as the support Chang'e. Yeah, so two questions dito, Rockhart. Una is, what is the role of the tanks now? And tama. Si Pheww as a support, is this a Chang'e a mage support na parang nasa gitna nagsisimula? Actually, yung nga yung sabi ko kanina ng draft, parang walang pinik na tank. Kufra was either Kufra, hindi na pinansin. Oh. Yung mga ganong klaseng tanks, it was not banned, it was not picked. And yeah, a lot of these are mga ano to, mga sustained fighter. Mm-hmm. So we can see now Heath is gonna be punished once again mula sa Bren Esports. Nakita mo yun. And what was that? A concussive blast yata yun. Yung huling nakalasit kay Heath. And is it now gonna be the trend? Ito ba yung magiging trend, Rockhart, na makakita tayo ng mga aggressive na tanks pero ipapunish ng mga teams? It's starting to look like it kasi yung aggression kanina ni Heath, level 1 pa lang siya nun eh. So I think medyo na behind siya. Wala siyang ultimate ngayon at 2.5 minutes. And malaking bagay yun, especially in the early ganking scenario. Okay. Seems like yung ating Ruby ay napipick na madalas ng mga teams. Actually, Omega, tingnan mo, parang sila pa yung nakakalamang even after the aggressiveness mula dun sa ating Jawhead. Samtala, FlapTzy na puwersa na gumamit na kanyang ultimate. Pero ito na naman Nako, si Heath. Hindi pa kulang yata. Ribo, kulang na nga. And yun na nga yung kill natin. Mukhang, in fairness, may konting rewards dito. Yes. Ang pagiging aggressive ni Heath kahit nung namatay siya nung una. 2 kills and 1 assist. 3 ang kanyang participation. Dito, napakitanghanta mula kay KurtTzy. Pero si KurtTzy, syempre may BMI out. Yep, and of course, Kurt, mahirap pa tayo dun mamaya. Si KarlTzy at KurtTzy, nagharap na naman. So far, so good here for Bren Esports. They're sustaining, they're surviving. Lusty though, ibang plano niya. He wants to go for the kill, Toshi, very low. Pero mahabol pa rin dito. Napagandang timing naman mula kay Toshi para hindi makompleto yung Jeep Kundo. It's gonna be the maximum charge mula kay Heath. Ang pressure lang sa may mid lane, habang si Pheww ay nag-clear lang din. At si Hadjizy, bilang isang Ling, nakakuha ng sobrang daming farm na rin dito. Si level 6, si KarlTzy ay 5 pa lang. Pinoprotectan dito para sa buff. Hindi magkaroon ng contention. Also a good pick dun sa flame shot for Haze. It's a great way to deny or to try to steal. So kakabahan lagi yung Bren Esports when they take a buff. Kasi there's always going to be a potential pag malapit si Haze. A big flame shot could go your way. Si KarlTzy, last din nakuha ng stun in the Way of the Dragon, pero kailangan niya tumakbo. Hadjizy, konting habol dito. Napakagandang tulak naman nun. Actually, that was an ejector. At nakakuha pa ng double kill. Heath, gamit ng flicker. Napakaganda. Samantala si KarlTzy ay makukuhaan ng isa. KarlTzy, ng BMI, but Hadjizy is there. At I believe yung DPS na, yung damage over time yung nakapatay sa kanya doon. All of a sudden, 7 kills para sa Omega sa kanilang aggressiveness. And ano masasabi natin dito mula sa performance ng Omega? Pinapunish lang ba nila yung passiveness dito ng Bren Esports? Yeah, pero wala silang choice eh. Wala silang no choice to. Most of the time, kailangan talaga maging passive ng Bren. Especially when you pick a Claude. And panoodin nyo dun sa replay na yun. Si Flap, after the initial skills, wala na siya masyadong gagawin. Literal lakad, atake na lang. Yun yung nagiging implication ng nerf kay Yu Zhong. By the way, yung Alice natin, alam natin na sa mga maganda yung mga changes. Yung kanyang ultimate ay toggled na. Ibig sabihin, hindi na siya nagko-cooldown. Well, actually, may 2-second cooldown between sa toggles.
Pero imagine nyo, hindi ka na talaga maghintay ng matagal ang cooldown for ultimate. Mm-hmm. Ang kapalit ay mana, pero alam naman natin, pag nakuha ka ng Clock of Destiny tsaka ng late game na stacks, di ba? Oh. Sa ating Alice. Unli na halos mm-hmm. lahat, di ba? Yung mga enchanted talisman mm-hmm. pa, mga ganun. Yep. So, mga itemization can make up dun sa mga pagbabagong ginawa dito kay Alice, for so, sure. So far, laki ng lamang na Omega bigla. 5,000. Sinasecure nila dito yung turtle. Habang si Heath naman ay nanggugulo lang sa may gilid. And that's the turtle taken. Si Ribo trying to be a little bit aggressive dito. But he will not get anything. Interesting. Okay, so ang tanong ko dito is, nagsimula ba si KurtTzy sa mid or dun sa isang lane? Kasi parang... Actually, parang 1-2-2 sila kanina eh. 1-2-2? Oo, pansin ko. Mukhang hindi effective. Yung Omega kasi parang napansin ko, Rockhart, wala silang binago. It's literally 1-3-1. Literally 1-3-1. Nasa Ling, Ling nasa gitna. Tapos, yung kanilang katapat ay nag 1-2-2. Kaya sobrang lamang nila ngayon. And si Ribo ay mapapunish na naman. Siguro ang nagbago lang talaga is mas aggressive si Heath. Yun nga, oo. Level 1 pa lang, ano ba, meron akong ejector, guluhin ko lang mm-hmm. yung jungle. It kind of worked. Gumana mm-hmm. naman siya for a while, di ba, dun sa yep. red buff. And ito na natin, nakita natin yung implication, ito na yung epekto ng kanilang mga aggression. At mukhang ganang-gana naman, pumapasok na yata ngayon si Heath sa likod na naman. Uy, ang ganda nakapala kay Lusty. Wave Dragon kaso na-cancel lang din dahil nandito na si Hadjizy para sa punishment. Nagda-dive at makakakuha ba ng kill? Tapos si Lusty. Chachi. That is Lusty for ya. Samantala, tumatakbo dito si Ling the left side. Habang nangyari yun, there was a kill on Flap. At hindi yan gusto ng Bren Esports ngayon. 1-9 ang ating score. You know what, Rockhart, isa pa lang ang team na nakabawas sa points ng Bren Esports at yun ang Onyx PH. Ito na ba ang potential na pangalawang pagkatalo ng Bren Esports when it comes to a match? Do you feel like it? Meron bang way dito ang Bren Esports makabawi? I think we've seen the Bren Esports dito sa sitwasyon na to mm-hmm. so many times. Even nung season 5, I think nung playoffs sa season 5, nagplay sila ng ganito eh. Uh-oh. Where they were relying on KarlTzy na makapag-farm ng matagal. Oh my goodness, Pheww! Walang takas! And yun yung problema sa Chang'e, pag medyo core ang role mo, after yung flicker, wala ka ng ibang way talaga para mataasin. Toshi, syempre, meron siyang flowing blood at meron siyang flicker to use that. By the way, si KurtTzy, kanina pa niya ginagawa, nire-reset lang niya. Ito na ating, the spinner? Mother Shocker. Yun na tawag sa kanya. At ang nakita ko rin is, ito something na kailangang i-take note natin mga viewers. Kapag mas maraming heroes malapit dun sa buff, ay mas kumukunat yung buff. 15% per hero. Oh, sa mga buffs umatake, na ito. Umatake. Kailangan umatake sila. That's right. So, what does this mean? Magkakaroon ba na mas maraming invades? Kasi counted kahit kalaban. Naku. Pero mamaya natin pag-usapan dahil mukhang gusto lumapa na Omega dito around the orange buff once again. Si Haji sinisimulan na. Tignan mo yung positioning ni Heath dito. Hindi siya mumabawas. Ayaw niyang mapakunat pa. Lumayo talaga sobrang layo. Bren Esports, wala silang nagawa doon sa crash na yon. At ninanakawan na sila. Omega, parami ang kanilang gold now. On the bottom lane, FlapTzy wants to fight this. Ito na si Haze. Kaso nahatak sila. Sila pa naunan. Double kill ready for Omega. May isa pa. Si Pheww na huli na nga with the ejector. That means a double kill para sa ating Ling. At 14 kills na Omega. 27,000 over 18. Pa 9k gold lead ng Omega at 9 minutes. It's a bad sign para sa Bren Esports. Pero looks like Omega is really... parang ibang-ibang team sila ngayon, Kuya Wolf. You know what? Ang isa sa mga predictions ko dito ay ang Bren Esports ang isa sa mga pinakaunang team na makapag-adjust, magbibigay sa atin ng new meta. Pero naman sila pinakita ng new meta. Kaya lang yung Omega, sabi nila, the new meta does not work. Not yet. 1-3-1 pa rin ang galawan at kitang-kita natin ang laki ng lamang eh. What was this? Bakit ganun ang nangyari at least dito sa match na to? I know it's too early to tell, Rockhart, pero so far, what are we seeing dito sa ating patch sa ginawa ng Omega laban sa Bren Esports? Bakit hindi nag-work yun? Ang trend naman ngayon ng Bren Esports is a lot of them are scaling heroes, di ba? Yung Zhong with the Claude. Mm-hmm. Yung frontline nila is a little lacking. Oh, and even yung Chang'e, fighting right now dito sa gilid, kulang din ng power.
lang talaga yung firepowers early game yung Bren, at tinake advantage ng Omega yun. Nahuli din nila na inuhusan nila ng mga skills. And ngayon, kita nyo gano'ng kakunat yung buffs ngayon. It will be reset as well. Kunat nga. So Omega ay nang ginugulo lang si KarlTzy dito. Ang goal lang nila hindi makapag-farm. KarlTzy is just 5k. 7k na yung Ling. Pero may clash dun sa may likuran. Yuzong as well as Chou combining. Pero yung Chang'e, Meteor Shower, walang tinatamaan. Nahuli din si Hadjizy. Pero sabi ng Omega, back muna. Pangit yung pwesto natin dito. Huwag tayong lumaban. At nag-burn lang sila ng ibang flicker at mga ultimate doon. Tapos, umalis na lang. Yep. And ganda ng decision eh. Cut your losses para sa Omega. Actually, yes. Ang pinakamalaking advantage na nakuha ng Omega doon, nakuha ni Toshi. Yung pinagtrabahuhan ni KarlTzy ng matagal. Now, nasayang yung oras ni KarlTzy doon habang distracted silang lahat. Tapos wala naman ding na down sa Omega. Mm-hmm. So overall, positive net game pa rin. Okay. Nice. That's really good para sa Omega. Samantala, sinusun lang yung Lord, may nahuli dito si Toshi. Pero parang planado yata to ng Omega. What they're doing is just to take the Lord ngayon at isang bar na lang. Nandito si Ribo. We have to take note. Alam na nila kung kailan gagamit yung Retribution. Perfect timing at yun na nga. Flawless na flawless para sa Omega. May nahuli na naman dito pero mukhang walang punishment. Nagabot si Hadjizy sa likuran. Gustong mahanap yung Claude at napatay na nga yung Claude. Omega finding that carry ng Bren Esports at isang magandang trade. Hindi nga trade eh. Lord, it's a Lord at Claude para sa isang Alice. That is not bad. That is Omega with getting everything, almost everything they want na parang dumulas lang ng konti sa dulo. Ngayon, nakita natin yung implication nung pagkawala din nung Purify sa isang Claude. Ang laking bagay pala, no? Pag walang Purify yung Claude, talagang mukha siyang sobrang vulnerable. Yep. Hindi ka basta-basta makapag-battle mirror image palayo. Interesting. What's in ko rin dito, Rockhart, is Omega, talagang nasa aggressiveness lang sila. What they're trying to do is hindi nila hinaya makapag-farm si Bren Esports. Tapos, dahil lagi sa nagharap ng gulo, na-force nila itong si Yuzong at si Lusty na pumunta lagi kung nasan sila para hindi makapag-side lane. So, kung may defense man dito mula sa Bren Esports, kailangan nilang sobrang lupitan with Meteor Shower, Blazing Duet, kasi mahihirapan sila. Katulad ng ginagawa ni Hadjizy, wala siya pa eh. Wala, scene zone ni Hadjizy. At yun, ngayon na, pinansin na. Finurse na dito yung ultimate. And Hadjizy almost taking him down. Samantala si Toshi dito nakipag 1v1 sa tatlo. Habang yung Lord naman papunta na sa base. Inhibitors down. May magandang hatak mula doon sa Ruby. And it comes to Tempest of Blades. FlapTzy, bad position. Sa likuran si Ribo. Lahat na sila namatay. And Omega scores. Maniac. The second defeat of Bren Esports taking game 1. Isang napakalaking pagkapanalo para dito sa Omega, dealing a very significant victory over Bren Esports. Now, pwede natin pag-usapan. Oof. Initial thoughts muna, what happened on this